Hello mga Mama Mayang, andito po ako ngayong umagang ito dahil meron po akong bisita at may ituturo po siyang bagong recipe sa inyong lahat. Ito na po siya, Mama Yeps. Gawa po tayo ngayon ng avocado siopaw. Para po sa ating dough, ito na po yung mga sangkap na ating kakailanganin. Una po, itong ating 3 cups na wheat flour or kahit anong flour po na gagamitin nyo. Pwede po yun. 1 cup na warm fresh milk. Baking powder. At saka itong yeast. Pampaalsa natin. At gagamit po tayo ng avocado ngayon. Bali, ito po yung substitute natin sa Crisco or yung shortening. Para mas healthy po itong avocado ang gagamitin natin. Sa gagawin nating palaman or filling, ito na po yung mga sangkap. Una po itong ating pink salmon na nasa lata. Or kung wala kayong mahahanap na salmon, pwede rin po yung tuna na nasa lata. Sunod po itong ating avocado. Instead na gagamit po tayo ng mayonnaise, itong avocado po yung gagamitin natin. Basil leaves, celery, hiniwa ko po ng maliliit. Red onions, red bell pepper. Para po sa ating pampalasa, gagamit tayo ng asin, ground black pepper. At maglalagay din po tayo ng kaunting apple cider vinegar para po hindi mag-brown yung ating avocado. Or kung may lemon or lime kayo, pwede rin po. Yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, simulan na po natin gawin itong ating dough ng ating siopaw. So una po, kukuha po tayo ng 1 cup na warm na fresh milk. Kailangan po yung tamang-tamang init lang para hindi mamatay yung ating yeast. Lalagyan po natin ng 2 tablespoon na sugar. Hahaluin natin para matunaw yung sugar. Pagkatapos, ilagay na natin itong ating isang pakete ng yeast. Ngayon, hahayaan lang po natin siya na bumula yung ibabaw na ma-activate yung yeast. Yan, itabi muna natin. Ngayon, bago natin simulan itong ating paghalo sa harina, ipipuri muna natin itong ating avocado. Pain muna natin. Ngayon, gagamit tayo ng blender para mas magiging pinong-pino po yung kanyang texture. Sa mga nagda-diet po, maganda po itong avocado ang gagamitin nyo. Kasi good fats po ito. So maganda sa katawan natin. Instead na gagamit ka ng butter, ito po yung gamitin nyo. Yan. I-mash muna natin ng kaunti para madali siyang ma-pino. Yan. End na po natin. Ito na po yung itsura niya pagkatapos nating na-blend. So
So ngayon, paghalu-haluin na po natin itong ating harina at saka itong asukal at baking powder. Yan, ito 3 cups na wheat flour. Lalagyan po natin ng sugar. And then, itong ating 1 tablespoon na baking powder. Haluin po natin. Ngayon, ilagay na po natin itong ating avocado puree. Ngayon po, kakamayin ko na para mahalo ko po siya ng maigi. Ayan. Pwede na to kasi mamasahin pa naman natin to mamaya. So, hintayin muna natin umalsa na yung ating yeast. Tsaka natin ihahalo dito. Ngayon po, umalsa na po itong ating yeast. So, ilagay na po natin dito. Hahaluin lang po natin. Kung ayaw nyo pong gumamit ng wheat flour, kahit anong flour naman po ay pwede po. All-purpose flour o bread flour. Nasa sa inyo na po yun kung alin po yung mas gusto nyong gamitin. Ito, wheat flour, mas gusto namin yung mas healthy. Ayan. Kakamayan ko na para mamix natin siya ng mabuti at mamasa. Pag sobrang sticky po, magdadagdag po kayo ng harina para hindi po didikit sa kamay nyo pag minasa nyo na. Ayan po, ito na po yung hitsura niya pagkatapos ko pong namasa. So, lalagyan na po natin siya ng kaunting olive oil ngayon para hindi po siya didikit mamaya pag umalsa na. Paalsahin po natin ito ng isang oras hanggang sa mag-double po yung kanyang size. Ayan, tatakpan lang po natin. Tatakpan lang po natin ng foil para walang sisingaw na hangin at makakaalsa po siya ng mabuti. Habang hinihintay nating umalsa yung ating harina, gagawin na po natin ngayon itong ating filling ng ating siopaw. So, nilagay ko na po dito yung isang lata ng salmon. Yan, imamash lang po natin. Para mapino po siya. Yan, ilagay ko na itong ating avocado. Kuwain ko muna.
Yan, imas din po natin itong ating avocado. Ngayon, ilagay ko na po itong ating red onion. Itong ating celery. Pa itong ating red bell pepper. Luin po natin. Ngayon po, hihiwain natin itong ating basil leaves. Ilagay po natin dito. Titimplahan natin ng ground black pepper. Lagyan natin ng mga 1 tablespoon na apple cider vinegar. Kaunting asin. Kaunti lang po kasi may asin na po yung ating salmon. May timpla na po siya. Ayan. Pagkatapos po ng isang oras, ito na po yung hitsura ng ating dough. Umalsa na po siya. Yan, susuntukin lang po natin para matanggal yung hangin. Tsaka ilipat natin dito sa ating paghuhulmahan ng ating siopaw. Yan, hihiwain lang po natin. Simulan na po nating hulmahin itong ating siopaw. Ayan po, ito na po yung ating avocado siopaw na nahulma. Nagpapainit na ko ng tubig dito sa ating steamer. So, ilalagay ko na po ito ngayon dito sa ating steamer. Lulutuin lang po natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Ayan, tatakpan lang po natin. Tapos yung apoy natin, mga nasa medium heat lang po. Huwag masyadong malakas. Ayan na po mga mamamayang ang avocadong siopaw ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo at maitry ang reciping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa pag-subscribe niyo po sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!